Good afternoon, everyone. We're now here in Borussia Asian Dining, and we'll be witnessing the unveiling of the Ride mobile app. So for now, I've invited John Guarnes from Ganap TV to interview the board of directors and the people behind the mobile app. Yeah. Thank you, John. Yeah, thank you so much for inviting me here. We're excited because this is the soft launching ng inyong riders apps, yes. Right? So tell us about this. And before that, let's introduce your people here behind the board of directors. Yes, the board of directors of Road Tech Corporation. Okay, so please introduce them to us. This is our CEO, Raf Cajefe. Hi. The brain of the all the applications that we'll be launching. And this is Judith, our Chief of Marketing, Judith Amboy. And of course, my handsome husband, the Chief of Operations, Drew Galvez. So that we can know about what this app's all about. So if you can explain to us, since you are the Raptor, the CEO, yeah. and the brain of all these things, yeah. how did you come up with this idea, and what is it all about? What's the purpose? Well, the idea starts when, during the pandemic. Kasi during the pandemic, doon ako nagkaroon ng bright idea of creating this kind of app. Napansin ko during pandemic, ang hindi lang naapektuhan, kasi all the businesses are affected during the pandemic, ang hindi lang naapektuhan is yung motorcycle industries. In fact, mas tumaas yung sales nila kasi nawalan ng transportation yung iba, and yung alternative transportation nila is to buy a motorcycle, which is cheaper and madaling gamitin. So that's when I started thinking of how can I create of an app na magiging beneficial sa mga riders. So ano yung benefits na they will get from these apps? Please explain to us further. Yeah. They're gonna upload the apps, and then... Yeah, actually, there's a lot of features in this app. Ang main feature namin kasi dito, sa dami ng riders, sa dami ng mga nababalita natin na aksidente, minsan nababike nap, so yun ang mga susolusyon na natin. That's just one of the feature ng app namin. Ang galing. Actually, that's my next question. Kasi nga sabi ko, di ba, parang since ang dami-dami ng motorcycle, ang dami ng aksidente na nangyayari, and they were not given the right attention. Yes. So this app pala would help them. Yeah. So to able to connect. Yeah. Yes. Able to connect. Okay, how are they going to connect with this? Yeah, let's say for example, medical, okay. Let's say for example, nasiraan yung isang motorcycle out of hindi niya alam yung lugar na yon. Tapos wala siyang idea. Kung let's say marami ng subscriber, once nag-report siya na meron siyang nasiraan siya, lahat ng naka-subscribe within the vicinity magkakaroon ng alert na may nasiraan doon sa area ng yon. Okay. At the same time, pag may nakita siyang shop na naka-subscribe din, pwede siyang makipag-communicate directly na. And may option doon na he could take a picture kung ano yung nasira sa kanya para pagka nirespondihan siya ng shop, dala na mismo yung exact na pyesa na papalitan. So like for example, na pag na-accidente naman, syempre talagang total wreck and accident, pati yung rider. So anong mangyayari? You can contact immediate family member niya. Okay. Tapos, so ang makakatulong niyan yung apps? Yung apps, yes. Wow, so very interesting. Diba? There's an emergency din kasi, and it will alert everyone na subscribers. So is this the first app made in the Philippines? First of its kind. Wow, palakpakan natin. Ang galing. So I think we're happy about that kasi I think all the motorcycle riders, it's about time for you to protect yourselves. I think this app would help also for emergency purpose and at the same time to connect with one another. That's why our tagline is, you ride, we connect. Wow. So once you install the application,
marami na siyang features na matutulungan ng mga riders. So for instance, yung sinasabi ni Raph, no, na pag nasiraan ka, you just tap the application. Yung nearest na subscriber, ma-alert din yun. So hindi ka na maghihintay kung saan pa manggagaling ang help. Kasi yung nearest siya yung alam, makikita nila sa app eh. They could monitor. And this is not just for the riders, no? Yeah. We could also use this app for an event, group event. So for instance, family event. Meron nag out of town tayo, may convoy. So you could also monitor kung nasan yung family member in case may naiwan. Pwedeng i-check mo lang, monitor ride. Ah, nasan na kaya sina John? So makikita mo, ah, naiwan siya sa ina flat. So they could alert everyone. Galing. And pag once na pinap mo yung group niya, magbibigay ulit siya ng direction pabalik sa convoy niya. So hindi ka maliligaw. So how's the apps going right now? Since you're the marketing woman. Marami na ba subscriber? Actually sa ngayon, wala pa siya sa sa market. Google Apps. Okay. Kasi kaka-start so what's the pa plan? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. So ito na yung launch. So we're gonna we're selling this to the market. Yes. So after this event, there will be so I'm sure maraming makikipag ano talaga tie up and connect with this Ride Road Tech. Tama ba? Ride Mobile app under Road Tech Corporation. Ayos. Kasi Road Tech Corporation, we still have other projects in line aside from the Ride Mobile app. So marami pa tayong aabangan na i-develop ng Road Tech. So this is the first project. This is the first project. So excited tayong lahat. Abangan natin yan, mga ka-riders. So and, sir, kayo naman, ano raw ang papel niyo dito? Support group. Yeah, actually support din in ways of income. Or ano naman po ang support niyo dito? Hindi lang to papogian support, di ba? So ito bang apps na to, eh, libre ba to? Or is there a membership fee? So actually meron naman kaming free app. Pero kung gusto niyo mas ma-avail niyo pa yung mas magandang features, meron na siyang regular premium. Regular siya. Okay. Regular. And then there's a premium na talagang full package na siya. So for now, para lang matest for a few days, meron siyang free app. Parang free trial. For how many... 7 days. Then after that, na gustuhan mo, then you can already connect. Okay. So mga, how much naman kaya ito? So may different, ano ba yan? May premium, merong... May regular. Iba-ibang, ano, price. Yes. Okay. Pero very affordable very minimal, naman yung... Minimal lang. Very affordable, considering all the features that we have. Tapos ang kagandahan nito, it's not just you will have to pay, no? You will also earn. As a subscriber, nag-develop kami ng, if you will subscribe, there's a referral fee. Okay. So if you will refer a rider or family member or kung sino man, basta subscriber ka na, there's a certain percentage na may ipon as referral fee. And then you can use that points para, kasi we also have buy and sell from the app. Ooh. So you can also so, buy like things. Like yung mga, ano niya, yung mga spare parts ng motorcycle. Mm-hmm. Ay, ang galing. Pero pag-platify lang natin ha, hindi po siya networking. Okay. It's just referral fee para syempre, di ba, pag nagkwento ka naman na, uy, ang sarap ng coffee dito, wala namang ano. Pero pag sinabi mo, uy, ang ganda ng application nila, try mo. So, at least man lang, ma-return din naman namin yung pag-market mo sa app. Exactly. So, do you also have tie-up with like mga... shop, yes, motorcycle shop, and also coffee shop. Yes, yeah. Diba? Actually, this one is also one of our partners. So, kasi tambayan ng mga riders, diba, importante. Yeah. Para do they get discount? Yes. Oh, once na meron kayong application installed in your cellphone, so pag pumunta kayo dun sa ka-tie-up namin, you could get discount. Basta subscriber kayo. Ano po naman ang plano ng marketing ninyo and able to promote your these apps? Actually, may mga events kami. Meron kaming mga through social media. Popromote namin siya doon through social media. May mga friends kaming vlogger
Tapos magkakaroon kami ng grand launching ASAP. Yes, soon. So abangan natin 'yan. Yes, bonggang-bonggang launching. Bonggang-bongga. Ito sa opening pa lang 'yan. Oo. And meron kaming mga bonggang prizes. Oh. Yes. Hindi ba free motorcycle? Actually, yes. Naplano na po. It's part, actually may prize tayo. Ang grand prize natin is motorcycle. Oh. Sponsored by John Guarnos. Ayan. So, exciting talaga tong apps na to. At tiyak aabangan ng mga ka-riders natin na mga kagana. Mga kagana, yes. So, any plans, any... You know, ang galing. It's a genius invention. Invention ba to or ano? Diba? Kasi, ang ganda. Kasi, iniisip natin na dapat nga naman, this is the right time na mag-connect na rin ang ating mga ka-riders. Ang dami-daming mga apps na nangyayari. Pero yung mga ka-riders natin were not given the right direction and help and support. Kaya napakaganda. So, anong masasabi mo rito, Miss Ardine, sa inyong project? Yeah, actually, nung nakita ko yung idea, no, nung inintroduce sa amin ni Raph yung idea, sobrang na-excite kami. Amazing. Kasi, yeah, kasi ano siya, for safety and security of everyone, hindi lang actually ng, nung una, kasi kaya riders siya, for the riders for now, kasi may ready market, kasi she's one of the president ng isang bikers, mga big bikes. So, nakita niya yung needs. Pero as we go along, during our meetings, nakita namin na pwede siya sa family, sa companies, sa friends, group of friends, especially sa mga events, makikita man nandun yung safety and security ng bawat isa na subscriber. Kaya parang masisecure natin na, di ba kasi emergency. Usually, ako one time, I've experienced na siraan ako sa C5. Hindi ko alam kung sinong tatawagin ko. So, tinawag ko pa siya. Nasa Alabang siya, nasa Taguig ako. Di ba parang ang layo? Unlike kung meron akong app, one tap away lang, nandyan na yung mga support. Nandyan ang help. Yeah. Tsaka you could also monitor. So, for instance, sa mga family, no? If you have kids na nag-aaral or they go somewhere, mamomonitor mo rin kasi you could create a group. Kunwari, good for 1 year. Malalaman mo kung nasaan na sila. No? Nasaan na kaya pang batang to? Makikita mo, nandito pa pala siya, nasa school pa. So, nakikita mo rin. Hindi mo na kailangan magkabit ng anything sa car or any, you don't need to call. Kasi, kunwari, busy naman siya. Just tap the app, mamomonitor mo kung nasa. Another question. Meron ba kayong benefits like insurance? That's insurance policy ka. Yes, actually, yun yung isa sa pang-update natin sa mga next features natin. Pero naka-line up na siya to put insurance kasi maraming riders na walang protection, di ba? Kumbaga, something happened, walang maiiwan or wala silang insurance, so mauubusin yung savings. So we're also discussing about it kung paano namin mai-integrate sa application na mai-insure naman yung mga riders. I think that would also be a come on for our members. Yeah. Diba? Parang nakikipag-discuss pa kami kung saan natin itatay up para minimal lang yung charge from the insurance company. So, Ralph, paano mo to, alam mo ang galing, paano mo naisip talaga to? Diba? At sabi mo kanina na-inspire ka dahil nga wala tayo rito sa Pilipinas. So, is this an urgent need na nakita mo na lang at kailangan na talaga? Nung RFW pa ako, kasi I worked in Dubai for 10 years, uwi ako dito ng 2018. Yung mga ideas na yun, na-build up na siya nung nasa Dubai pa ako. Pero naisip ko lang kasi na they don't need it there. Mas kailangan natin yan dito sa Pilipinas. So, nung umuwi ako, that's the time na nag-develop na ako ng mga app. We also have the security app na ila-launch din namin soon. And for now, since I'm a biker and it's my passion, and through personal experiences, nakita ko yung mga kailangan talaga namin as a biker, as a family man. So, dun ko din-develop yung app. Dun lumabas yung concept na to have that security as a biker and as a father. Parang ganun. Is there anything that you can still add, sir? Actually, of course, I'm here to make everything running, operational. So,
tulong-tulong kami for the development, for the progress, and then of course para sa mga needs ng mga riders and families. So we're here to help. And at the same time, kasi you are a family people, yes. So your concern is the welfare of the people also, yes. Especially those who have a family na medyo, diba? And their means of work is also through motorcycle. Diba? Yes. Like sa mga Grabs, mga Tugut Panda, yung mga ganyan. So, lahat sila naka-motorcycle. Yeah. This is a big help for yes, them. Yes, that would be a great help, diba? Ito na yung means of transportation ng most of the Philippines. So I think you can also apply that abroad. Like yeah. In Vietnam, in India, Indonesia, where ang dami ng ano. And I think this will go global. Diba? Parang ganap TV lang. Ganap TV lang. Global na. Actually, yes. Yung plano natin, diba? After this, sabi namin, once maging successful, matulungan ng mga Pilipino, pwede natin dalhin sa other countries. Yes. And this would be a great help. So, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, John. Sa pag-imbita sa akin para tanungin kayo. So, masaya at alam ko na maraming Pilipino pa ang matutulungan. Yes. So, can you invite our viewers to subscribe to this us? So, to all our kaganap, so and we're inviting ace, you and the your program. Yeah, and from the Talk with Queen Ace viewers, no, we're inviting everyone to please watch out and please install our ride mobile application. It's available soon after this event, and then you will not just help everyone sa on the road, but you will also have a chance to earn. Palakpakan natin. That's why you ride. Reconnect. Wow. Yes.